Hey, what is up mga kaonyok? Welcome back sa ating channel. This is your maestro, Maestro Onyok, ang maestro ang magtuturo sa iyo ng kahit na ano. At sa mga bago pa lang sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa ating mga videos. And for today's video, I will be teaching you paano gumamit ng green screen using Kinemaster app in your Android phones. Pwede rin naman kayong gumamit. This is also applicable in iOS. Pero yung gagamitin natin today is Android phone. Green screen is very important sa mga gustong merong mga background or maganda yung background sa video nila. And as you can observe as well, previously sa mga videos ko, I use green screen. Me personally, I use green screen in my videos to avoid na pangit yung background. So I use green screen para maganda yung background. By the way, ang green screen ginagamit rin ito sa mga movies. Pero pangmalakihan na yun na green screen. Gumagamit na sila ng isang malaking studio for their green screen para sa kanilang mga effects. Mostly sa mga effects that is using green screen, mapapansin ninyo yan sa mga movies. Pero sa atin, we will only use budget meal green screen kasi di naman tayo ganun kayaman para gumamit ng ganun kalaking green screen. So tuturuan ko kayo paano gumamit ng budget meal na green screen. Okay? And so stay tuned with me and let's go directly to the video. So before we will start, these are the few things na kailangan ninyo para gamitin yung green screen. Unang-una, kailangan ninyo ng Android phone. And in that Android phone, kailangan naka-download na kayo ng Kinemaster app sa Google Play Store. I don't know how to correctly pronounce that one, Kinemaster or Kinemaster. Pero meron yan sa Play Store. Just kindly download that application. Number 3 na kailangan ninyo is green screen. As you can see in my background, that is green screen. Yung ginawa ko dyan is, since wala akong tela and wala akong wall na kulay green, ang ginawa ko is bumili ako ng 8 pieces na green na cartulina and inikit-dikit ko siya sa wall and I have made up a green screen, DIY green screen. Pero kung meron kayong budget or meron na kayong already green na wall, you can already use that one. Pero if wala pa, meron kayong budget and you want to use green screen, you can buy you can paint your wall color green. And kung hindi pwedeng i-paint, you can also use yung tela or yung even yung kurtina na kulay green as well para lang maging background. Pero yung ginamit natin, that is cartulina 8 pieces yung nilagay ko dyan sa likod ko. Dinikit-dikit ko lang. Okay, so unang-una, kailangan muna nating mag-download ng green screen background sa Google Chrome. Okay, punta kayo sa Google Chrome sa cellphone ninyo. And then, just kindly type in green screen background. Green screen
kaya click nyo yung images para dun kayo mapunta sa pictures lahat. Okay, marami kayong makikita na green screen, so kayo na bahala pumili kung saan yung ida-download ninyo. Okay, so ito yung na-download ko. Then, long press, then download natin. Okay, madali yun lang yung i-download kasi picture lang yun. Then, after you download, you go to the Kinemaster app. Okay, make a new budget. Yung size pala is 16 by 9 kasi yan yung standard ng YouTube. Okay, una nyong ilalagay sa project ninyo is yung green screen na na-download ninyo. Punta kayo sa media, and then makikita lahat ng pictures naka-folder na yan sa Kinemaster app. So punta kayo sa download, makikita nyo yung green screen. Okay, then check. So, kayo na bahala mag-adjust kung gaano kalaki or adjust nyo yung green screen nyo, gaano kalaki or gaano kahaba ba yung green screen. And then, after nyo malagay yung green screen, make sure if ever naka-record na kayo ng video na meron ng ganito or meron ng naka-record na video na ganito yung background, naka-green screen na rin. Ako kanina, naka-record na ako, so I'll just include or add this one, add that video in this project. So, punta kayo sa layer, and then media, tapos hanapin nyo yung video na nirecord din nyo. Then, ganito yung mangyayari. I-adjust ninyo yung, click ninyo yung green screen sa taas, then i-adjust ninyo kung gaano kahaba yung video na ginawa ninyo. So, i-adjust ko ito, ganito lang. Drag nyo lang hanggang gaano kahaba yung video. Then, check. Pagkatapos is, i-adjust, click nyo yung video, and then i-adjust ninyo na magiging full screen siya. Okay, ganyan. Pagkatapos, punta kayo sa settings dito sa Kinemaster na chroma key. Ito yung magdi-delete ng background para maging green screen. Punta kayo sa chroma key, i-enable ninyo, and then kayo na bahala mag-adjust. Kailangan natin i-adjust. Kailangan maging puti yung whole body ninyo or yung mukha ninyo, and mawala or maging itim yung green screen. Okay? So, adjust nyo lang dito. Make sure na yung lighting niya is correct kasi kagaya nito, merong white or merong masyadong maliwanag, kaya medyo merong hindi talaga klaro yung green screen na mawawala. So, ganyan na lang. Then, pag tapos na is it. Okay, hanapin muna natin, baka ma-fix pa natin to. Then, pagtapos na, pag white na yung mukha ninyo o yung katawan ninyo, and then black na yung previously na green screen,
i-check niyo. So ganito na yung kalalabasan niya. Yung background kanina na di-download niyo, yun na yung magiging background sa likod niyo. So para ma-check niyo, i-play niyo para makita niyo kung green screen ba yung buong background sa likod. Okay, pag okay na, click nyo dito sa gilid itong third from the very top, parang share button ito. Then, i-transport ninyo or export ninyo yung video. Hindi gaanong mahaba yung video na ginawa ninyo o yung project, madali lang yung siyang ma-export. Pero pag mahaba, medyo matatagalan pag-export ng video. So tayo, madali lang yung video, hindi gaanong mahaba. So madali lang itong mag-export. So, ayun, natapos na nating i-export yung first video na na-convert natin yung green screen. Okay, so i-out natin, then gagawa ulit tayo ng another video. This time, ma-change na yung background. And by the way, pwede kayong mag-background ng kahit na ano, picture man yan, video man yan, pwede nyong gawing background. So, pili lang kayo ng kahit anong picture. Pwede rin kayo mag-download sa Google. Hanap lang kayo ng mga backgrounds na gusto ninyo, magagandang background. So, ako, naka-download na ako ng mga backgrounds previously. So, yun yung gagamitin natin. And we will make another project sa Kinemaster. Still 16:9. Okay, this time, yung uunahin nating ilagay is yung background ninyo na gustong ilagay. Ito kayo sa media and then pili lang kayo ng background. Okay, pag nakapili na kayo ng background, i-check nyo lang and then ganito yung kalalabasan. So, kayo na bahala again, mag-adjust kung i-zoom in nyo ba or i-zoom out yung background ninyo. So, i-adjust muna natin. I-drag nyo lang yung picture para maging or mag-zoom in or mag-zoom out para makover lahat ng background. Then, click nyo dito sa gilid sa right side para all throughout. Ganon yung magiging kalalabasan niya. Pagtapos niya, i-check niyo. And then, yung gagawin natin is, punta kayo doon sa layer. Click niyo yung layer. Then, same lang ginawa natin kanina, punta kayo sa media. This time, yung i-add ninyo na layer is yung ginawa natin na first project na merong or na change na yung background into green screen. Hanapin niyo yun, then i-add ninyo. So, ganyan yung unang lalabas. And then, same rin sa ginawa natin, i-adjust natin yung background kung gaano rin kahaba yung video na ginawa natin. Then, i-check ninyo. And then, same din sa ginawa natin, i-adjust ninyo para maging full screen yung green screen natin. And then, pag na full screen na siya, punta kayo ulit sa chroma key settings. Then, i-enable ninyo. And then, kayo na rin bahala mag-adjust. Pareho kanina, dapat maging white yung mukha ninyo or yung sarili ninyo. Then, magiging black yung background.
makukuha nyo rin yan. Kayo bahala magtimpla kung gaano nyo gusto yan. Then, pagtapos na, pag ganito na yung kalalabasan niya, click nyo yung check. And, yun na, mag-change na yung background ninyo kung ano yung background na gusto niyo. Then, para ma-check ninyo kung yun ba talaga yung naging background, i-play ninyo. Okay, so pag tapos na, ganun lang yan kadali, i-save nyo na, then i-export. Since di naman yun ganun kahaba, madali lang din yung mag-export. It will not take long. Just unlike the longer videos na medyo mahihirapan yung app na i-export yung video. Okay, so tapos na, we will play the video para makita natin kung ano yung resulta ng ginawa natin. So, ganun lang kadali mag-edit at gumamit ng green screen using Kinemaster app in your Android phone and budget me lang. And that is how to edit in Kinemaster using green screen. So, I hope may natutunan kayo sa video natin for today. And you can also like this one. Please like. And then, huwag kalimutang mag-subscribe and click the notification bell para updated ka sa upcoming videos natin, okay? And once again, this is your maestro. Stay tuned, keep safe, and peace out.